son of me in that generation when the Son of Man shall sit in the throne of his glory. He also shall sit upon the twelve tribes, judging the twelve tribes of Israel. And every one of the forsaken houses, or brethren, or sisters, or fathers, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold and shall inherit everlasting life. But many shall be first, be last, and the last shall be first. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa kabasang salita. Panginoon, we move forward, Panginoon, sa inyong Gospel of Matthew. We pray na kayo pong gagabay sa amin. Nata niyo po si, papunta ko lang, Brother James, and every mayroon pa po, Panginoon. We pray na magbigay ng katagumpayan ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, so pag-alala natin maging behave sa church. Okay, kasi party lahat yan eh. Okay, kumanta ng ano. Okay, may tinitrain tayo. Ano yung dapat natin gawin para tayo mag-behave. Hindi maingay. Okay? So, ganyan din lalo. Pag nag-aala tayo ng salita ng Diyos, makakabelo tayo pag tayo ay nakafocus. Okay, so natapos last week. So, ito ay yung may rich young ruler. So medyo malalim to kasi nga may mga bagay dyan na nasagot sa ating mga tanong, paano ba tayo maligtas? Yan ang tanong eh. What shall I do to inherit eternal life? At makita natin na medyo kakaiba yung sagot ng Panginoon kasi kakaiba rin yung sitwasyon, di ba? Isang mayaman at siya yung nagbabanggapan na nagawa daw niya rin, hindi naman. Lahat. So, iba ang approach ng Panginoon. Okay, so pinakita ng Panginoon ang kanyang pagkukulang. Okay? Sa itong rich young ruler na to, kung saan siya nagkukulang. At sa, kaya, huwag dating itetake na ano, ha? Na, kailangan pala, mag-donate muna ako bago ako maligtas. Hindi ganun. Okay? Ay, ano, yung Jesus, sila niyo. Okay. So, dito na tayo ngayon. So, yung, dito tayo nagtapos pala, sa 36, sabi dyan, but Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible, but God, all, but with God, all things are possible. So, parang ang hirap maligtas ng isang mayaman na ginawa na lahat. Hindi naman sinabi ng Panginoon kung talagang ginagawa niya. No? Pero nakita nila, ginawa na daw lahat. Pero pumili na, tapos ang dami niya pang pinagawa na hindi niya kayang gawin. So, kaya namangha yung mga ano, disipulo, ba't sabi ng Panginoon, okay, posible yan. Parang imposible, pero posible yan sa Diyos. Okay, so, actually, yung tinuturo natin kaligtasan, ganun na ganun, di ba? Mahirap naman talaga maligtas. So, depende sa ating nakakasala mo, kahapon, nakadalawa pa kami. Kahit may isang oras lang kami na gano'n, isa sa, nag-drug pa. May nanaw ko ni Brother Jim, sige, share mo. Sabi ko, naisip ko, magkaya ba? Gabag-drug. Sige ba nga, yun, try natin. Eh, maganda yung response. Amen. Kasi ano daw siya, Pentecostal something, naku, di alam ko na. So, hindi safe, di ba? So, kaya, bigo, di siya. Sinuran, habang ano, nag-radio ba siya, buti pinatay niya yung music ng pangit naman. Tapos nakinig, tapos bandang muli, andyan na kami, pinahinto ko muna, bago mag-pray, no? Anyway, yung tinuturo natin kaligtasan, yung isa lang yun, ganun na ganun din. Hindi yan iba. Bakit mahirap maligtas? Kasi nga, ang mataas ang standard ng Diyos, kailangan ng perfection, wala maagawa, no? Ganun kahirap, wala maagawa. Pero, sabi nito, but with God, all things are possible, dahil ang Diyos ang nag-initiate, kasi yung gumawa ng paraan para sa'yo, mahal ka niya, gumawa siya na yun, kahit mga bata, kaya mong intindi, hindi mahirap intindi ito, pero yung mga matanda minsan, sila pa hindi nakakintindi. Sa dami ng kalituhan sa buhay about this topic, yun yung nag-blank sa kanila. Pero kahit matanda ka na, pag ikaw ay nakinig, no, ginaalang mo yung salita ng Diyos, saka yung lingkod ng Diyos, certain degree lang naman, di ba? Pwede ka maligtas, hindi imposible yan. So, yun nga, kahit nag-grab pa si Kuya, ayun. No, ako, hindi ko na inisip na ano, kasi alam ko, mahirap talaga. Tapos, yung ano naman namin, dun sa Basig, alam, pambira, ang daming aso. Tapos, kahit si, na, ano, parang ano rin. Parang hindi sila sanay sa, hindi sila sanay sa door-to-door, sanay sila ka sa park.
Kaya nag-dirt-dirt kami kasi walang tao. Nag-ulan, di ba? Umulan kahapon. So, naku, saan tayo? Hindi, sige, dirt-dirt na lang. Kung hindi sila sanay. Pero tayo, sanay tayo. Kaya, yun, may nag-gan sa atin. Sama pa namin yung German. Ah, Polish pala na lumaki sa German eh. Madong Mateus. Ayan, naka-fellowship din natin. So, ang hirap minsan. Naligtas, pero hindi pa rin kasi ang Panginoon ay mabuti at pag may, ang Diyos ang umilos, okay? Pag sinunod natin, kasi yun ang sabihin nyo, but with God. Ano sabihin nun? Eh, nandiyan naman ang Diyos eh. Ano sabihin mo with God? All things are possible. Pwedeng maligtas yan o ibang bagay pa. Pero pinaka-context nito, kaligtasan, amen? Amen. Yun nun, at talagang mahirap minsan, mahirap. Pero pwede. Pagkasama mo ang Diyos, yung method ng Diyos ang ginamit mo, salita ng Diyos ginamit mo, okay, submit ka salita ng Diyos, ikaw mismo, okay, you serve God, posible yan, okay, nakuha niyo yan? So, magandang, ano yun, magandang lesson yun. Then, hindi pa natapos doon, pero medyo another paragraph na tayo, patapos na tayo, last, na tayo ng 19. Okay, this is our third week sa 19. So last week, sasabi dito, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken him and followed thee. What shall we have therefore? Sa Tagalog, okay? Kasi yung kwento sa nakaraan, kaligtasan to ng rich young ruler. Siguro naisip din ng mga to, no? Kita mo to, yaman na tapos. Kasi hindi naligtas. Pero naisip ni Peter, look, iniwanan namin lahat. So sasabi niya ngayon, medyo naging kernel siya ng konti dito, no? Pero ano, okay lang din kasi tanong talaga natin yan eh. Magandang tanong yun. Ayun, nagliligod kami sa'yo. Ano meron sa amin? Ano makapala namin, di ba? Di ba? Yung sabi eh. Anong meron tayo? Magkakalan tayo dahil dito. Okay, so masama ba yun? Di naman. Pero, kaya't sinagot din naman ang Panginoon ng maayos. Okay, sabi niyo dito. And Jesus said unto them, verily I say unto you that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So, ano yung sabihin na yan? Medyo lalalim tayo dito. So, ano daw yung reward natin? Obviously, may reward. Lagi natin sinasabi yan, di ba? Dahil lang kaligtasan ay libre. Paano yung maglilabel pa ba tayo? Yes, kung gusto mo ng rewards. At pag ang Diyos ang nag-reward, ay maganda yan. Sigurado yun. Okay? So, dito medyo binigyan tayo ng isa sa mga pwedeng reward natin na talaga namang reward natin. Sabi dyan, no? May binanggit siya, di ba? Kayo na nagsunod sa akin, sabi niya, in the regeneration. So, ano yun? Yun muna pag-aralan natin. Ano yung regeneration? Regeneration. Okay, kailan nangyayari yun? Okay, medyo end time sign ng konti. Okay? So, di ba ano nangyayari? Sa end times, okay? Diba, dating ang Panginoon, diba bago yun, may tribulation, dating ang Panginoon, rapture, then may rat. So, pinagasaan na lahat ng tao dito. After noon, okay, may mga buhay pa rin tao. Establish yung millennium reign niya, millennial reign. So, 1,000 years, si Jesus Christ, andito mismo sa lupa na to. Okay? And then, what happens? Ayun na yun. So, yun ang rewarding. Kasi dahil na-rapture tayo, bumalik na rin tayo rin sa earth, ang nga, gawin natin dito. So, hindi na tayo ordinary yung ngayon, mag-Kristiyano ngayon, like and down, parang wawa naman tayo. Ito, parang ano natin, lagi tayong underdog, di ba? So, pero doon, kung gaano daw ka ganda rin yung paglilingkod sa Diyos, di ba? Binanggit sa mga parables, ganun din siya pinirewal sa'yo. Hindi na pwedeng naglingkod ka ng gusto dito, tapos yung iba, no? Komunista pala. Hindi ganun ang Panginoon. No? So, kung matindi yung paglilingkod mo sa kanya, maganda, maayos, matapat, pag ikaw naman nasa millennium, ito pinangako niya sa 12 na to, kasi 12 to, yung isa Judas, later papalitan niya, no? So, sa mga Hudyo, na Kristiyano, saan sila? Sa Jerusalem sila. So tayo, sa ibang place ng earth, pero still, nasa millennium na rin tayo. Okay? So maganda ba yan, yung ganung reward? Okay? Sinong gusto mo na? Si Daddy, na pinangarap mo ba maging mayor or something? No. Hindi. Bakit ba? Anong gusto mo ano? Kasi yung bata pa, Daddy. Kasi yung tingin mo yung mga kandidato mo, mga mayayaman. Okay. Pero,
Ay po, dan. Pero yung ano, yung bata ka, gusto mo ba mag-uli? Kayo sinusunod, kayo nasusunod. Hindi gano. Hindi gano. Pero konti lang, medyo. Diba, sa taba, gusto mo ba ikaw maging boss? Diba? Kasi pag ikaw na marunong, ilang naman ikaw yung susunod sa kanila. So kahit una ka na encounter yan, duwak, alam na natin yan eh. Pero nabasa ko kasi yung... Hindi naman tayo kaunal, pero medyo tumatama rin yung mga unbeliever. Si Plato kasi nabasa ko yung kanyang The Republic. Ang ganda rin, at dahil sa mga sinasabi ko talaga, kaso hindi nga makadiyos din. Pero at least yung basics na ko yan, syempre dahil matalino, pinakamagaling, pinaka-honest. Ay, tama yun. So meron tayong ganyan, ito si Stephen na lang, gusto niya minsan siya, inuusunod eh. Kasi yung mga kapatid na maliliit pa, normal yun. Okay, normal yun ang nilagay ng Diyos dyan, na pag alam mo yung tama, dapat ikaw masunod, okay? So yung mga Kristiyano ngayon, hindi nagtatapat ka dito, bakit hindi ako yung boss? Diba, hindi ako mayaman. Tapos may maganda akong idea, hindi naman nila bigyan ng halaga yun eh, di ba? Tapos subukan mo yun sa business, hindi ka rin kikita masyado. Kasi gagampihan na sa libutan, siyempre sa libutan din. Diba kahit mo sabihin, ah, nabastos yan, huwag yung panuwin yan. Manunod na rin yung tao. Hindi ba? Hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng maghari, basically, dito sa lupa na to. At this present time, kasi nga, nangunguna ang kasalanan sa ngayon. Okay? Rampant yan. At, ganun yun. So, pero, pagdating ng millennium reign of Christ, at after pa nun, eh, siya na yung hari, ano mangyayari yun? Napaganda nun. Sino lalagay niya? Para kasama niya maghari. Yung mga, tabi dito, yung mga sumunod sa kanya. Ye which have followed me. Okay, tandaan niyo yan. Kaya kayo, I believe, mas maganda yung ako din dati. Hindi ako parang si dati, mahihayin din ako eh. Okay, nagkatrabaho, may pera, okay, hindi ko na ako masyadong ano eh. Kasi nga, hindi naman ako yung naginan ng dati. Pero naisip ko, mas maganda rin. Imagine mo, yung knowledge mo na maganda, tapos babasta sila na iba, alam mo namang di magiging successful to dahil balik-balik na yan, di ba? Na mag-fail, mag-iba na naman yung sino mong boss o yung kandidato, gano'n na naman, di ba? Si Duterte, ha, talaga ito, gano'n yung mga idea ng mga tao, basta, ano eh, hindi na nag-iisip eh. Yung 6 months daw, parang, gano'n drugs, sumbira, naniwala ka rin. Wala pa rin. Okay. Kaya napakasinungaling yung mga yan, hindi pa na-realize. Okay. So, saan pa yung nag-aaral ng pag-asa? Pag si Jesus na yung nag-reign. Okay? Wala nang suhulan doon. Wala nang palakasan doon. Okay? Kung talagang dyan ka. Papapata na lang doon. Pero, siyempre, mauna tayo. Pag naglingkod ka dito, mga bata, ngayon, ha? Naglingkod ka, masunurin ka sa magulang mo, nag-aaral ka ng mabuti. Tapos sumunod ka sa Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon. Ginawa mo yung dapat mong gawin. Eh, paglaki mo, pag si Jesus na yung nag-ahari dito, ay, para tayong mga officer. Ang saya nun. Okay, kasi nga, ang hirap din mismo maging officer ngayon, di ba? Kumari, ikaw ay mayor. Ang hirap din. Counselor ka. Compromise ka sa mundo. Hindi mo gustuhin yun. Kaya ngayon, mga Kristiyano ngayon, hindi na dapat tayo mag-design ng ano niya. Sige lang, bigyan ka talagang pagkakataon, siguro din mo ka mag-compromise, pero huwag mong pangarapin. Kaya hindi ko maintindihan minsan ng mga Kristiyano, no? Tapos may mga kilala pa kayong pastor na, kandidato pa. Sabi nung isa, grabe yung ano ko, na ano ko yung boses ko. Hindi ko alam kung ano kinakampanya niya nun. Pag nanalo ka, ano? Tapos minsan sinasabi niya kasi may budget, ganyan. Pwede mo bang gamitin yun sa personal mo? Diba? So, hindi maganda, no? So, kung gusto mo mag-lingkod talaga, huwag ka mag-alala, mag-lingkod ka na. At kung gusto mo mag-uul, huwag mo na ngayon. Okay? May time sa atin na eksakto yan, sarap nun. Hindi mo pinilit, ang Panginoon mismo naglagay sa'yo. Kung mataas ka talaga dapat, tataasan ka lang. Kung hindi ka dapat dun, hindi ka lalagay dun. Saya nun. Sakto ka, di ba? Ako minsan, hindi ko na alam saan ako lalagay sa tabaho. Parang, hirap eh. Ayaw ko na makipagganyanan. Yung iba, nakikita ko ganun. Pangit. Hindi mo gusto ilagay yung sarili mo sa masyadong mataas. Ayaw mo rin na sa masyadong bumaba. Pangit din naman. So, pero, imagine mo yung Panginoon na ang Panginoon, ang hari. Ilalagay ka niya sakto yung kakayanan mo at yung katapatan mo, alam niya yan. So, ilalagay ka sa, ang ganda niyan, mag-function yung ating mga sarili at that time. Okay? Isa pa lang yan, patikin pa lang yun.
position. Isa pa lang yun sa blessings na magkakaroon tayo pag tayo nagtapat ngayon. Amen? Amen. So, tandaan nyo yan. Lagi na sabi ng Pastor Lito, ganun. Habang pag nai-discuss ka dito, isipin mo lang yung future. Pagdating ng Panginoon, wala lahat yan. Hindi mo kailangan ma-discuss nyo yan. Amen? So, yung sinabi dito. Ngayon, actually, tinuloy lang yun, for everyone that forsake it houses. So, pinaalala niya. Kung ikaw yung lingkod, tapos ngayon, tinutuluan tayo, pinapalam ng Panginoon na yung lingkod ng Diyos, Peter and Company, talagang to the point na iniiwanan nila minsan yung bahay nila. Kung ano, mga unbeliever, ang mag-anak mo, may kisamahan mo, hindi, kailangan pakisamahan ko eh. Yeah, kung gagana, eh, kung hindi na. Pinagbabawalan ka ng mag-church, for example. Hindi na, kailangan minsan. Wala, sabi dyan, brother and sister, father, mother, wife, or children, or moms. Ha? Huh? Sabihin nito. Special yung time nila, di ba? Si Banaba, saka yung iba pa. Binibenta nila, hindi nila nga gamit eh. Sinesequester din na, binibenta nila, tapos ginagamit nila sa ministry. So, and shall receive 100-fold. Yun ang maganda. 100-fold? Kung ikaw daw ay nagbigay, kung ano man yan, ang problema naman sa iba kasi mali. Yung sabi, dito mag-tides ka ngayon, hindi ako pinagpalangin. Sinabi ba dito ngayon? Diba? Ang context niya sa millennium na eh. Yun yung mali natin. Yung minsan hindi na napipreach yan eh. Ayan, yung context niya na nauna yung magiging maghahari kakailan. In the regeneration. Yung po ang tawag dun sa regeneration. Kasi nga po, medyo mag-iiba ang timpla ng environment. Okay? So, yun yung wala ng gera, pati yung lion, hindi na mga ngain. Okay? So, yan lang, di ba? Wala ng dagat. Later pa yun. After na millennium pa, walang dagat. Okay? Dito, may dagat pa. Pero, yung mga hayop, mag-iiba na yung kanilang genetic, ano daw. Hindi na mga hangad. God, bakit eh? Kasi ang lad naman natin eh. Ikaw ba naman, kahit yung mga alagad tayo, oh, nakita sa YouTube, nag-aalaga ng tayo, kakainin mo ko yun. Hindi mo namin kakatayin. Okay? No? So, hindi mo inisip ko kung magiging vegetarian ba tayo. Hindi ko alam. Pero pwede ko, hindi na sinabing ano, hindi papatayin. Ibig sabihin lang, hindi na sila magiging mabangis. Okay? So, ano pa? Na-imagine nyo ba? Sayang yan. Okay, kaya hindi tayo dapat ma-discourage. So, tapos, doon ka nabibigyan ngayon. Tama nga yun. Kunwari, ang konting paglilingkod mo. Kunwari, dito ha. Ang paglilingkod, kunwari, ni mamean. No? Na nanay. Okay, nagtapat siya. Kunwari, mga anak niya. Ilan, di ba? Nilaglingkodan niya, asawa niya. Kung kunwari, ang dapat reward lang sa kanya is isang bahay na malaki, kunwari. Doon, ano ba? 100 times. So, siguro, dahil ano, malaki yung traffic dun eh. Tsaka isa po, ang tagal nating mamamatay dun. So, ay, tayo pala, hindi na tayo mamamatay. Sila. Oh, sila. Matagal ang buhay nila, yung mga pagharian natin. Okay? So, na-imagine nyo ba? Medyo nag-end times tayo. Okay? Pero ito yung maganda dito sa bandang uli, no? Sabi dyan, but many that are first shall be last and last shall be first. Now, itong statement na to ay ilang beses binanggit sa New Testament. And kung di ako kakamali, may ang ding ilan sa Old Testament. Anong sabihin ito ngayon? So, hindi lahat, sabi lang, marami. Maraming mga nangunguna ang mauhuli. At ang mga huli ay mangunguna. Okay? So, paano sabi yung Panginoon dito ngayon? Kaya, magtapat ka lang. No? Kasi sa mga natutunan ko nga yung pastor dito, yung term na yan na pinapaulit-ulit niya na hindi ko agad nakuha, syempre. Di ba? Mga terminology ng ano yan eh. Inisip ko dati, pag-disyano ka, pagalingan. Dapat magaling ka. Tama naman yung kaso, hindi rin. Hindi yun ang pinaka-hinaharap sa'yo ng Panginoon dahil iba-iba tayo ng kagalingan. No? Ng talent, iba-iba tayo. Yung iba, medyo mahina sa utang. No? So, paano yun? So, ang kailangan natin, magpapantay-pantay tayo, patapatan. Ibig sabihin nun, kung ano yung binigay sa'yo, kaya sa tithes, ganun tayo, equal tayo dyan eh. Ibig sabihin nun, baba naman ang binigay nyo, maliit ang kita niya eh. Eh, laki naman ang binigay mo, wow, laki yan, laki ng kita mo eh. Binigay sa'yo ng Diyos, so, kakita nyo yun, pantayan nyo, so, ganun sa ating ability. Eh, ngayon, lahat tayo, kaya natin umatid ng Diyos, sigurado yun. Doon iba, medyo malayo din. Ngayon nga, si brother, ano,
Ang layo niya eh. So, sa Europe daw, kung bihira, paramihan din talaga 80s, loko-loko. Ganun, kaya natatawa na lang siya, pero nakaramdaman ko yung ano niya, sentimento niya, kasi talaga, pinagkwento niya, pamilya niya mismo, no? Bihira ang mananampalataya. Nakita niyo yun? So, kaya naman, tayo, okay, so ibig sabihin ba yun nga, dahil taga-Europe ka, wala ka ng ano, wala ka ng chance na mag-earn ng living. Hindi yun eh. Katulad niya, ano, nag-ipon siya. Siguro, nagpapatrain siyang ano, maging souvenir. At later, baka mag-pastor. No? So, hindi pa yun eh. Pwede mong gawin kung ano yung pwede mong gawin at kaya mong gawin according sa binigay sa'yo. So, yun yung term, okay? Tandaan yun, napatapatan tayo. Hindi ibig sabihin na mas magaling yung isa ngayon. Nari, ako, bastos. Si Brother James, hindi bastos. Pero kung mas tapat siya sa akin, marami siyang rewards. Mas marami pa siyang rewards. Ganun po yun. So, si Tado, matanda na ako. Pero pag nagtapat ka, yung mga nawala mong years, pwede mong habulin yun. Lalo naman yung mga bata. Okay, magtapat na yung mga bata. Ako, ang dami ko ako. Na-bless ako sa mga second generation Christian. Pag nagtapat, okay, yung iba kasi naglolo ko eh. Hindi nila ma-appreciate kasi lumaki na sila dito, uhaw sila sa sanlibutan, nasayang. Pinaglaban ng magulang nila yun para maging Kristiyano sila, nagtapat sila, sinayang lang. Ngayon mga ano, banggitin ko lang si Pastor Moore Montes. Kasi anak din ng pastor, ganyan-ganyan. Kaya at halata mo sa kanya eh, yung pag-knowledge siya sa salita ng Diyos, no? Ganun na lang eh. Pastor Anderson, ganun din. Hindi naman siya anak ng pastor, pero talagang pinaglaban siya ng magulang niya. Ano tayo sa the best church that we can go. Pag hindi okay, alis. Ganun sila. Kasi naisip nila, yung mga anak nila, saan ko mapalakihin? Pag nag-settle na tayo dito, okay na to, mga anak mo, ano mangyayari? They will be influenced by that church. At kung yung church na yun, eh, pag ganyan, o, paano yung mga anak mo, supposedly, pinalaki mo ng tama sa salita ng Diyos, wala na. Yeah, pwede mong tinaw sa bahay, pero still, ibang-iba yung lumaki siya sa church, sa preaching. Okay? Ng Bible. So, ganoon kayo, mga bata ngayon, magpatapat kayo, paano kayo magiging tapat? Siyempre, may masunurin kayo sa magulang nyo. Ano yung tama, gawin nyo. Yung mali, alam nyo naman yan, hindi na kayo na bata na. Bata pa pala kayo. Pero, diba, matanda kayo, diba natututo rin kayo? So kami, tingnan nyo kami, eh? Matandaan na kayo. Hindi, bata rin kami dati. Alam nyo ba yun? Nakita nyo ba yung mga picture namin? Nung bata kami. Hindi pa. Picture? Hindi pa. Yung pinapakita yung album. Dati, bata lang din kami. Nung ano ba, makamukha ako si Peter. Eh. Nung bayan na ako. Nakita nyo na, di ba? Okay. So, napunta tayo, napunta doon ito. Kasi sabi dito, many that are free shall be blessed. So, anak ka na ng pastor, bata ka pa, alam mo na yung word of God, word of God, word of God, eh, nagpabaya ka. Pwedeng-pwede kang mahuli pagdating sa rewards. Ngayon, ang sarap ng rewarding doon. Diba? Eh, bakit? 10 taon na ako kasyari, tapos ang reward ko, ano lang, kubo lang. Diba? Tapos, ang pamumuno ako, 2 city lang. Ba't yung isa? Sandali pa lang naging Kristiyano. 5 years lang, namatay. Ba't ganun? Maingit ka na lang dun. Ingitan ba sa langit? Banal na ingit. Hindi masamang ingit. Maingit ako pa rin. May reward siya mas marami. Diba? Gusto mo ba yun? Hindi. Hindi mo gusto yun. Kaya mag-ipon na tayo na mag-ipon. Amen? Pwede tayo. So, winning. Walang hinta. By the way, this Saturday. O, di ka ba? Ano ka tayo? Sa amin. Ha? Sa inyo ba? Saan? Text naman tayo. Pero mapagupit din kami. Yeah. Ang haba ng buko eh. Haba ng buko. Okay, tandaan nyo ito mga kapatid ha. But many of them have first. Pero huwag kayong magmamalaki. Mga Baptist, malaki ang reward niyan. Yeah. Dapat kasi alam mo na yung doctrine eh. Pero iba, kaya nga sabi sa inyo, minsan nagkisama ako sa mga ganyan. Hindi mo alam eh. Baka tama yung puso na, hindi lang naturuan. Nachambahan lang ng mga, alam mo naman yung mga kulto. Ang dami. Eh, praise the Lord, di na ano, natrack doon. Subukan natin i-win. Sa mas maayos na pananampalataya. Amen? Okay, so next tayo.
Agad pa eh. Ah, sige, question. May question ba kanina? Kalimutan na. Peter, question? Natindihan ba? So, bata ka pa, magtapat ka na, okay? So, ano yung pinapagawa sa'yo, na kaya mo naman gawin, gawin mo na. Yung na tama, okay? Maybe sa kabakasyon mo doon? Ha? Tama doon? Yung text na lang, hindi ko pa ano eh. Pwede natin kung saan tayo. Okay, sige, pakibasa po ito lahat. Eh di, ito na, maganda to. So, buo ito eh, one. Hanggang dito to. Aga pa naman eh. Aba. Ayan, okay. 16 verses. O sige, okay lang yan. Ha? Hindi natin matapos. Di, ano natin? Tuloy natin. Matthew 20 na po tayo. Matthew 20. Hindi ka babasahin? Oo. So, salita na lang po tayo. Ako muna. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. Verse 2. And when he had agreed with the laborers for a single day, he sent them into his vineyard. Okay? And when he went out about the third hour, okay, as na yabi ng umaga, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also in the vineyard, and whatsoever is right, I will give you, and then went their way. Again, he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. So, alas 12, alas 3, umalis siya ulit, okay? At then, nag-hire siya. Verse 6. And about the heavens are, he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye all the day idle? They said unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, ye shall receive. So when evening was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, Beginning from the last unto the first. Okay, steward yun, steward. Steward. Okay, so, and when they came, they were hired, but they were hired about the 11th hour, they received every man a penny. So, unang sinaldo yan, yung alas 5 na lang, isang oras na nag, kaya, as, ang sweldo sa nila is, ano daw? 1 penny. Penny, okay, sige po, 10. But when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take thy hand and go thy way, I will give unto this man, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first for many. Okay, so natapos tayo, no? So, naitutuloy mo kwento? So, meron daw isang businessman, sabi doon householder, so, meron siyang business, okay? So, madalas, pag, especially pag field yan, okay, kailangan mo ng laborer. At ang di na masyadong mahirap maghanap ng mga laborer na physical lang, di ba? Katulad niya, no? Pitas ka doon, marang, tag-anin na ngayon, no? Sige, pitas ka doon. Hindi sinabi dyan. Pero kung ano man yun, okay? So, naghanap siya, may nakita siya nung umaga, okay? Nung alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, okay? Alas 6, uyan na, okay? So, nagtabaho sila lahat. So, ano nangyari? So, syempre, yung iba ay nahay ng umaga, so ilang oras silang nagtabaho? Almost 12 hours. Okay? Yung huli nga, alas 5 na, isang oras na lang. Ngayon, anong sabi dyan? So,
Kung ano man ang kadahilan, hindi natin alam, no? Ang sinweldo nila ay pare-pareho. So, tama ba yun? Mali. Parang mali, di ba? Pero may lesson kasi ang Panginoon dito na gusto nating makita. Okay? At ang sinabi dyan, kung napansin nyo, they murmured. So, sa Bible, ang murmuring ay hindi maganda. Okay? Wala nag-murmur dito ng positive. Wala pa akong nakita. Kung may anong kayong alam, sabihin nyo sa akin. Pero wala. Okay? Well, tingnan natin yung mga dito, principles. Okay? Basta yun na yung kwento. Ngayon, ang sinabi dito, good man of the house. So, i-assume natin yung businessman na ito, kung sino man ito, ay pata siya. Okay? Ngayon, ang sinabi niya, yun yan, isang oras na lang, tapos kami, patas ba yun? Okay, ngayon, ito yung sagot ng master. Okay, sabi dito, consider natin ha, sabi dyan, friend, I do thee no wrong. Okay, didst not thou agree with me for a penny? So, principle number one, kahit sa'yo sa trabaho, okay, tinanong ka, gusto mong trabaho, ganito sweldo, sige po. Okay? So, sa kahit saan yan, sa business especially, at kahit tayo sa mga relationship natin, pag nag-uusap tayo, pag may pinag-usapan tayo, ano dito na pinag-usapan? O, ganito gagawin natin, ha? Okay, Stephen, type mo to. Pag natapos mo yan, meron ka sa daan. Mga ganun. Hindi, ang hirap, idagdagan mo pa, hindi, nag-umpisa ka na eh. Pag nag-agree na tayo, tapos na agreement, ang bayaran yan, kung ano yung pag-agree yan. Ito din yung mga bata, agree. Okay? Nagkasundo na tayo. Pag ang kasunduan, hindi natupad, may masama loob dyan. Pwede yung isa, pwede yung isa, pwede pareho. So, never magagawin nyo yun. Okay? Kahit saan. Okay? Pag ginawa nyo yun, huwag yung isipin na meron kayong mapapabuti kayo, hindi. Okay? So, principle number one, pag nag-agree ka, fulfill mo kung ano yung in-agree mo. Okay? At huwag mong pag-isipan yung ibang tao na gumawa ng mali, wala namang ginawa mali. Okay? Number one. So, pwede nga po natin sa buhay. Okay? Yung katulad ng iba, madalas na sabi, ito, matandaan ang naligtas, ang palad naman ito, swerte naman ito. Mamatay na siya, tapos sa akin na sa langit, ilang taon lang siya naglingkod, 5 taon lang ako, bata pa ako, naglilingkod na ako. Tapos pareho lang kami ng reward, langit, hindi nga reward yun eh. Parang ganun yung nangyari dito, hindi, sa ibang bagay sila nakatingin, hindi na naintindihan na yung pinag-agrihan lang, yun ang dapat lang. Ano nyo ba yan? So, ang Panginoon din, ganun din. Ang kaligtasan, kaligtasan. Pero yung reward, iba yun. Okay? So, parang dito kasi, parang makikita nyo, parang reward yung, ano, pero again, parable to, may tinuturo to, ibang bagay. Okay? So, kaya sabi dito, wala akong ginawa sa'yo, sabi dyan, take that thine is, go thy way. Walis ka na, no? Okay na yan. Diba, pinapakita na, meron ka na. Okay? Sa ginawa mo, meron ka na, meron na binigay sa'yo. Okay? Kunin mo na yan. Okay? At sabi ko dyan, parang ina mo yung authority na dito, I will give unto this last even as unto this. Ano yung sabihin nun? So, siya ang bahala. Ito nga pa, sinabi niya pa dito. Sabi dito, is it not lawful for me? Again, tanong to, diba? Pero, sinasabi niya dyan, hindi ba tama lang na gawin ko yung gusto ko sa akin? Ano ba yun? Tandaan nito, isang mga problema ng mga kibin ng Kristiyano, mainggitin. Napakadalas, ito pag na-develop sa inggit na yan, napakahirap alisin yan. Hindi ka mag-mature, hindi ka mag-umasaya, hindi ka mag-abawa ng tabaho mo na maayos. Pag buto ka lagi nakatintong-to, wala akong ginagawa, laki na sweldo. Diba? Ganun eh. Either nag-aral siya or na-achieve niya, whatever, diba? Mapalad siya sa panahon niya, ganun talaga eh. Eh, nakatingin ka lagi sa iba, itong kapit-bahay ko, hindi naman ito na gano'n, hindi naman ito save. Ba't pinagpala ng Diyos? Mali, ang lungkot ng buhay mo. Pag gano'n nga. So, hindi gano'n, okay? Ang Diyos na nagbigay niya yan, it is lawful for Him, kahit anong gawin niya sa pera niya. Haba, sa rewards niya. Decision mo yun. Huwag mo siyang pangunahan pagdating sa mga reward. Bibigay niya. Sa kanya nga yun eh. At ito naman yung prinsipyo na sa kanya yun. Kanino niya bibigay yun, bahala siya doon. So dahil mabuti ang Panginoon, yun ang magiging sabihin, mabuti siya. Pag naintindihan mo na mabuti siya, patas siya, bata di ka mag-isip ng masama. Ngayon, ibang tao, gano'n, e paano? Eh, boss mo, hindi patas. Hindi, please, isipin mo eh, na hindi siya patas, tao lang siya eh.
So dapat accept mo yung katotohanan na yun, na sa kanya yun, ang gagawin niya, sa posisyon niya, sa pera niya, sa decision niya, sa kanyang, so gusto kanyang kaibigan, yung iba hindi. Kaya mo, decision niya yun, ayaw niya sa mukha mo, ayaw niya kaibigan, merong iba dyan. Ganun lang yun. Okay, nakakita niyo ba yan? Kaya sabi niyo, yung tanong ba yan, is thine eye evil because I am good? Ganda mo, di ba? Ayun sabihin mo, ano yung I'm evil? Hindi lang masama. Sa King James, pag sinabing evil is masama. Tama yun. Pero, hindi necessarily yung demonyo. Okay, parang ibig sabihin, either sira, ganun. Madalas yan sa sira. Parang may tama yung ano mo, pag sinabing evil ay hindi ka tumitingin ng diretso. Okay? Yung sabi dito, is thine eye evil because I am good? Ano nangyayari sa mata mo? No? Sa ganito, pag-uusgan mo. Ano nga sa pag-uusgan mo? Sinasabi mo kung mali, wala naman ang ginawa sa'yo masama. Naging mabuti ako sa iba, therefore, nakita mo, may nakita kang mali. May nakita kang mali. Dapat. Okay, nakita mo yung principle. Bahala sa gagawin niya. Huwag mo pangunahan, especially sa Panginoon. Amen? Yeah. Yan, tapos na tayo. Kaya sabi dyan, so the last shall be first. Ano yung music na so? Napakaigling word pero dapat naintindihan niya. Ano isipin na so? Ano din? Tinatanim mo ito? Hindi, S-O. S-O? Hindi S. Hindi S-E-W. S-O-W. S-O-W. Okay, hindi ganun. Ano yung S-O? For God so loved the world. So? Kaya. Ganun, okay, ganyan, ganyan, ganyan. Okay? So, hindi laging malaki yan. Okay? Pag sinabing, so, the last shall be first, ganun nga, ang mga nauna ngayon ay mahuhuli. At ang iba ay mauuna. So, inulit yung kanina lang natin statement. Diba? Napansin niyo kanina, sabi ko, ito, madalas to yan. Inulit na naman niya. Pero binigyan niya dito ng dahilan. Okay? Ang sabi dyan, for many be called, but few chosen. Lalim na naman ito. Ano yung sabihin nun? Okay, literal muna. Ano yung sabihin nun? Dahil nga maraming tinawag, so balik, konti ang pinili. So pag tinawag ko kayo lahat, hindi ko ba kayo pinili lahat? So pag may pinagawa ako sa inyo, katulad ito, yung illustration natin, yung context, diba? So lahat sila pinagtrabaho. Ang sino nag-hire sa kanila? Yung siyempre, yung hiring manager. Yung may-ari sa case na ito, master. So, lahat sila ay tinawag. Pero yung sabihin ng few are chosen, hindi, pinili ka rin eh. Hindi, may sinasabi siya dito. Tingnan nyo ngayon yung sinong pinili ka dito sa mga pinili. Lahat actually sila pinili kasi lahat sila ay tinawag at lahat sila ay napili. Pero may sinasabi dito, few are chosen. Ano? Ano yung pinili dyan? Obviously, hindi yung nagreklamo. Ayun. Okay? Yung nakalamang. Yung nakalamang pwede, di ba? Kasi minsan ganun, ganun ang buhay, di ba? Nakalamang din. Huwag mong pangunahan ng Diyos, minsan ikaw na yung makalamang. Pag ikaw yung nakalamang, gusto mo yung nakatingin sa ibang tao. Anong gusto mo? Di ba? Ay, madamot naman yan kasi. Di ba? Gusto mo ba yan? Oo. So, kaya dapat hindi mo yung tingnan ng pag ikaw pa yung ando, huwag mong tingnan yung iba ng ganun para huwag mong kaingitan na ano. Kaya, yun. Ang ganda ng turo ng Panginoon, no? Pag naiintindihan mo ito, lalim mo ito, so i-apply mo. O sige, tanong, go. Ibig sabihin, ano, kung ano ka, yun na yun. Makontento ka. Okay, pero hindi ibig sabihin, no, huwag ka nang gumana ng mabuti para yung mama ko, for example. Yung lagi natin illustration, yung kayamanan, kasi madaling illustrate, di ba? Pero pansin niyo sa mundo, sa libutan, ang kayamanan hindi laging nasa mabuti yan. I mean, kunwari, yung mga artista. Kaya may daw ng artista, kaya andyan yan. Di ba? Minsan may inggit kayo. Siya na lang lagi yung bida. Ang kani sweldo. Ano? Pa-arte-arte lang. Yung milyon. Arte-arte lang. Babasahin niya lang script. Di na mo siya nagsulat nun. Sa arte lang. Ang ganito gawin mo. Ay, kung nga, natakot ka. Umiyak ka. Tapos babayaran napakalaki. Talent fee. Dahil magaling siya, binigyan siya ng malaki. Tama ba yun? Madaya. Minsan o, eh, kasi yun ang gusto nila. Pero again, yung mga yan, mga baklang director na yan. Sa palagay nila, yun ang maganda. Para sa okay?
So, pero hindi lagi maganda. Yung iba doon maganda, pero nachamba lang ulo kasi tinitingnan din nila yung gusto ng tao. Pero, marami doon, masama. Okay, ang tanong, gusto mo ba mag-artista? Hindi na lang. Huwag na. Okay? Lingkod ka lang sa Diyos. Marami pa rin na lang. Okay, so, tayo sa context na hindi lahat ng mayaman ngayon ay mabuti ang ginagawa. Yan yung sabi ko. Pero still, sa mababaw na ano, illustration lang, madalas din sa hindi, siyempre, kung ano yung sino yung magaling sa isang bagay, siya yung pagpapalain. Kasi nga, sabi, principle sa Bible, pag ikaw ay katiwa-tiwala, kung ano man yan, magaling ka dyan eh. Ikaw ay bibigyan ng tawag doon, yung mga tao ay pagkakatiwalaan ka. So, sa case ng ibang tao, may pera, pagkakatiwalaan ka ng pera ang trabaho, okay? So, yun yun. So, ngayon, ang titignan natin ngayon dito, maraming lesson to, pero siguraduhin natin na tayo pipiliin din. Okay? Ngayon, lahat tayo, anak ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos, lahat tao. Hindi. Hindi, di ba? Lahat yung pinapwede. Kasi, ganun yung kasinungalingan na pick up ng iba, lahat daw tayo anak ng Diyos, hindi naman totoo. So, yun, siguro, lahat tayo ay gusto maging anak ng Diyos. Yun, totoo yun. Gusto ng Diyos ay lahat maligtas. So, to that illustration, parang ano, lahat ay tinatawag pero hindi lahat ay bibiliin kasi nga hindi lahat panapalataya. Sige, go. Ano, ibig sabihin pag soul winning, ano, nilalabas mo lahat mga natutunan mo sa tao. Hindi naman lahat, pero in a way, yes, kasi targeted mo. Ano bang kailangan mo gusto mo mangyari for this time? Meron kang isang oras, dalawang oras mag-solving. Ang target mo lang, ma-win sila. Hindi ba lang lahat ng knowledge mo? Sabihin yung ano, parang binababaw mo rin yung... Yes, binababaw mo para ma-ano mo sila. Pero tama yun, dala-dala mo lahat ng knowledge mo. Pero hindi parang ano yan, parang baril yan. No? Dala mo yung bala mo, pero hindi lahat ipuputok mo. Hindi mo kailangan, di ba? May sobra pa, naka-backup lang. Okay? Para doon sa mga hard case na tinatawag. Tagas ang ulo. So, ayaw. Kahapon, maganda yung response ng isa eh. Ayaw hindi receptive doon. Receptive. Na yung ibang... Oo. So, pero, nag-ano ka rin. Kuya, kamusta? Sino kuya? Yung sinasakin natin. Okay, Nad. Manggap. Ano na rin hinahintay muna namin dyan, Nad eh. Kumanggap eh. Kumanggap na rin. Ang simbad ang ano doon, kasi pinaano niya. Kung dyan sa kanto. Hindi ka, duda ako pag gano'n. So, saan nga muna ka pa? Hindi ko na. Wala, ano eh. Hindi ko nga nabigyan ng ano eh. Ay, ayun, record. Ah, record natin yan. Hindi pala na. Ano ba? Okay, web time. Saan ba tayo nag-umpisa? Ilang na? Busin pa mo yun. Ibig sabihin, parang na ano eh, yung gawa nyo dito, parang nag-aaral ka, ay parang nag-aano ng lawyer. Lawyer? Okay. Pwede yun. Pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, pag naglilingkod ka, katulad ng ibang pag-aaral, ina-apply mo yun, tapos nag-aaral ka ulit. Ayan, ganun. Ah, kaya. Kaya masaya, di ba? Kasi sinabi niyo po, pag ano, malaki yung gawain, malaki din yung pamahalian. Ah, iba naman yung pag-aarian in the millennium. Ang Diyos ang magbibigay. Na. Pero tama rin yun. Kung malawak yung ministry mo, but especially tapat ka, okay? Hindi ako naiiwala na lahat ng Kristiyano may gimayaman. Diyan, ayan. Mali rin yung iba dyan, sabi ng iba eh. Para siguro, gusto nang encourage lahat ng tao. Kaso, inaccurate yun eh. Si Pastor dito, minsan gano'n siya sabi. Kasi nga, gusto nang may mga mahirap doon na tao. Kasi nakita niya siya, pinagpala siya ng Diyos. So, in-encourage lang naman niya iba. Pero medyo inaccurate yun. At dapat, hindi naman actually siya, pero may mga nagsasabi nun. Lahat ng Kristiyano, walang mahirap na Kristiyano dapat. Pero hindi niya, pag may sinabing dapat. Okay? Pero minsan, hindi rin talaga eh. Ang Diyos na mismo na gano'y, minsan, hindi ka bigyan ng ano, dyan ka lang. Pero magtapat ka lang dyan. Kasi pag pinaasa mo yung tao na lahat, dapat tayo mayaman, tapos ako hindi, anong ginagawa ko mali? Eh, ginagawa ko na yung tama, di ba? Sabihin natin, ano, talagang, alam mo na, hindi nagtapat ikaw, either ikaw, magulang mo, hindi ka na pag-aaral, mahirap, di ba? Pwede pa rin, business or something, yung mga time na hindi rin gusto ng Panginoon na yumaman tayo. Okay? So, accept natin yun. Pero, naniniwala ko dun na, delight yourself also in the Lord and He shall
give thee the desires of thy heart. So, gusto mo talaga yumaman, mali din. Diba? Sabi sa Bible, he that will be rich, fall into snare. So, huwag ka rin magsipag ka lang para magkaroon. Okay na yun. Huwag yung yaman. Yaman. Natingin mo yun? Huwag mo ibig sabihin mayaman kasi lang sabi doon. Kaya mo gusto yung yaman, i-consume mo yun sa yung last. Yun ang gusto mo. Lahat ng tao gusto yun. By nature. Pero huwag. Okay na yung meron kung ano yung ibigay sa'yo ng Diyos na legal. Na wala kang kinompromise, ibigay mo yung tithes mo. Okay, yun na yun. Hindi yan? Ayan, so medyo lumalim tayo, no? So, ano ba? So, napaganda ng prinsipyo ito nung inaaral ko ito dati. Hindi ko maintindihan, parang baliktad. Ganun pag-spiritual, parang laging baliktad. Pero pag naintindihan mo hindi siya baliktad, mas malalim lang siya. Kaya hindi naunawaan ng iba. Okay, kaya dito, hindi sinabing ano, tama yung sweldoan mo ng mali. Hindi sinabing ganun. Sinasabi kasi dito, may pinapoint siya na principle na ang kasi yung master, siya yung bahala sa pera niya. Bulad niya. No, sige, sumweldo ng malaking mga artista. Eh, hindi na wala naman sila kapayapaan. Diba? Nagpapatakbo ng buhay nila, mga bakla. Gusto ko ba yun? Pag gusto silang ibagsak mo, mabagsak sila. Okay? Ano ba? Hindi, question. Move on na ba tayo? So, ano, yung sinabi niyo po kanina, tama yun na lahat ay, ano, kung dapat ang? Yung, ano, lahat ng Kristiyano, ano. So, pag, ano, sinabi nila daw, ano, automatic, lahat ng Kristiyano, yumaman. Yun ang mali, okay, nakukuha ni Stephen, di ba? Yun ang mali. Pag yung sabi dito, kasi normal din sa isang tao, masipag, talaga iyanan yan, lalo sa panahon natin ngayon. Hindi imposible yun, actually, default yun. Huwag ka lang talagang, ano, alam mo na, subukin ka ng Panginoon, gusto ko niya dito lang. No? Pero karami yan, kasi nga, ano yan, rule yan eh. Masipag ka, bilang din yun sa Bible, iyaman ka. Okay? Pero, pag dumating yung time na nag-tab ka naman daya, dapat hinto ka na doon, eh, hindi na para sa akin yan. Hindi, yayaman ka pa. Hindi para sa akin yan. Kasi kailangan ko mandaya, magsinungaling. Hindi na. Okay? Tandaan niya yan. Okay, diyan muna tayo. Okay. May question ba? Hindi, ano ba? Ang dahil pang oras, oh. 10 minutes pa eh. Nantok na kaya. Sabi niyo po, kakanta. Ah, kakanta tayo kamaya. Okay, wala na ba? Magandang prinsipyo. At siya, yun lang muna yung digest natin. Ang Diyos ay patas, ganun din sa ibang tao. Huwag tayo mainggit. Kung anong gagawin niya sa sarili niya, gusto niya malugi, di malugi siya. Diba? Kung matulungan mo, kaibigan mo, di payuhan mo. Huwag mong pag-angaral yung di sa'yo. Yung lagi siya sabi na. Let's pray. Maraming salamat sa lesson. Napaganda sa inyong salita, Panginoon. Saan we are told, Panginoon, na not to desire or hindi dapat sa amin. We also pray na kabataan, even yung mga adult, Lord, we function, Lord, as a church. We do what is right, Panginoon. Maraming salamat sa kaibigan namin, mga churches din. Influence namin sila sa tama. Pagpatuloy namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Brother James, sa aming trabaho, Panginoon, future, Lord. Bawat isa dito, Lord, mga anak namin, Lord, na nag-aaral, kung especially maintindihan, Lord, na napakimutati, especially ang aming salita. Secondary lang po ang aming career, but we pray na idaan nyo rin kami, Lord, sa mga pagsubok na kaya namin. And in the end, Lord, na matuto kami, Panginoon. We pray for may mga sakit po na nag-iingi ng panalangin, Panginoon. Mga inaalalayan namin kaluluwa, Panginoon. Kaya pray, magtabad din sila sa mga dating nakaka-attend, Lord. Follow kung kailangan. Kung hindi na, Panginoon, dagdag ka po dito mga nagtatapat na member din, mga nag-aanap ng katotohanan. At willing, Lord, mag-contribute sa kalalagunang gawain para sa inyo, Lord, kaluluwatian.
Marami pang maligtas, Panginoon. Lumakas ang pwersa namin dito, Panginoon. Deserve nyo tayo mga kalusugan, ang mga tabaw, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.